na sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Viral ngayon sa social media ang isang teacher matapos mag-live sa TikTok habang pinapagalitan ng kanyang mga estudyante. Narito ang kanyang naging hatol. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Inihayag ng Department of Education o DepEd na iniimbestigahan na nito ang viral video ng isang gurong nagpagalit at nagbitaw ng masasakit na salita sa kanyang mga estudyante. Sa isang Viber message nitong Sabado, March 16, sinabi ng DepEd spokesperson at assistant secretary na si Francis Bringas na bine-verify na nila ang naturang video. Sinabi nito na maglalabas sila ng update kaugnay sa isyung kapag natapos na ang kanilang pagsisiyasat dito. Base sa viral video ng gurong may user na Serendipity Lover na kumalat na rin sa social media, pinapagalitan nito ang kanyang mga estudyante dahil umano sa hindi magandang ugali ng mga ito. Maririnig sa video ang pagbibitaw ng guro ng mga salitang tulad ng ang kakapal ng mukha ninyo at wala kayong mararating sa buhay. Bagay na binatikos naman ng ilang netizens sa social media. Hello mga chapsong niya, Madam Kila. So may chismis ako. Eto na nga. Nakita ko nag-viral na naman dito sa TikTok. Si ma'am na Imberna. Teacher. Na Imberna, mga estudyante. Ewan ko kung anong nangyari. Hindi naman natin alam yung both side ng story. So si ma'am nga na Imberna sa mga estudyante kasi hindi na nga mapigilan ng mga estudyante na mangulit. Kulit ba? Ang kulit ba sa room? Siyempre, natural naman lahat ng tayo pinagdadaanan yan. Ako ano, kabataan ko. Nagkakating classes pa ako. Galit na galit na yung teacher ko. Pero ito, panuorin nyo. Kayo na lang humusga muna. Husgahan nyo kung anong masasabi nyo sa eksena ni ma'am. Tapos ako rin magbibigay ng opinion. Ito, panuorin nyo. Ito na. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, ha, boundaries nyo, ha? Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. So first of all, ang una napansin ko sa video is bakit naka-live si ma'am during classes? Naka-live sa TikTok, guy. Diba dapat, ma'am, focus tayo sa mga estudyante natin? Unless na lang kung meron kayo sinesearch sa inyong laptop or sa Facebook about sa school, about sa mga subject, ganyan kineso. Pero naka-live tayo sa TikTok, ma'am. Di ba bawal yun? Mga chaps, ewan ko lang ha. Ito mga chaps, yung opinion na sasabihin ko dito ay akin lang to. Iba-iba tayo ng opinion. Base sa base sa mapapanood natin. So... una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Sinabi ni ma'am na wala pa namang nararating sa buhay. Ma'am, mga estudyante pa yan. Wala pa talaga sila mararating dahil nag-aaral pa. Wait lang. Wait lang, mama. Sige, tuloy natin ulit. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali niyong ganyan. So, di ba mga chaps sa course ng pagiging teacher? Correct me if I'm wrong ha. So, di ba pagka pumasok ka ng course ng pagiging guro? Di ba pinag-aaralan din yan? Oh, sige, paano mo i-deal yung mga ganitong klaseng behavior ng estudyante kung maka-encounter ka ng ganitong estudyante? How you have to deal, how you gonna deal with it? Di ba may mga ganun? Di ko alam, hindi naman ako nag-course ng teacher. Di na nga kayo matalino eh. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Wala kayong mararating. Wala kayong mararating. So, doon sa sinabi ni ma'am, medyo foul siya sa akin doon, mga chaps. Ewan ko, kanya-kanya tayo ng opinion ulit. I don't care kung masama yung mood ni ma'am that time, kung sobra bang brat nito mga estudyante na to, kung sobra ba yung katigasan ng ulo nila. Pero that's not how you discipline kids. O kung ilang taon na ba itong mga estudyante na to. Kasi emotional damage yan dahil. Parang di na-down mo na sila agad-agad. Wala kayong mararating, matatali, hindi kayo, ano yun, hindi na nga kayo matatalino. Parang sinabihan mo na sila na ang bobo niyong lahat. Wala kayong mararating sa buhay.
Ma'am, hindi natin pwedeng husgahan ang tao. Kahit sino man Poncio Pilato yan, huwag tayong manghuhusga ng tao sa kasalukuyang estado nila ngayon. So, paano magsisipag yan? Paano sila makikinig sa'yo kung ikaw mismo, dinadown sila, binubuli sila na hindi sila, wala sila mararating sa buhay? O, hindi nila ako magsisipag. Wala rin naman pala ako mararating. Ano ginagawa ko dito? O, makaganunin ka ng mga estudyante mo. Lalo kang iinisin ng mga yan, lalong hindi susunod yan. Imbis na ipursige mo na sila, i-encourage mo sila ng malala, hindi yung ganyan. Puro kasi TikTok eh. Kainis. You'll never know what happens next. You'll never know 10 years, 20 years from now. I know, siguro bad mood ka that day, but you have to deal with it. Ikaw yung pangalawang magulang nila eh. So dapat ikaw yung inaasahan nila na iintindi sa kanila. So as pangalawang magulang, di ba dapat ang teacher ang nagtuturo sa kanila? Siguro, I don't know ha, itong mga estudyante na to, yung mga bata, yung surroundings nila dun sa bahay nila, sa mga kapitbahay or barkada, na influence sila ng bad, ng mga bad influence na surroundings, kaya ganito katitigas ang ulo, but ikaw, as a pangalawang magulang, ikaw dapat ang magturo sa kanila ng magandang asal, hindi yung sasabayan mo yung tantrums nila. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong lugar sa mundo. Wala kayong lugar sa mundo. Sobrang foul siya sa akin doon mga chaps, wala kayong buwang sa mundo. Ma'am, hindi mo ba alam na there's a tendency na yung mga estudyante na yan, baka mamaya damdamin nila yung sinabi mo. May mga ganun na pagkakataon mga chaps. Dito sa Amerika may mga ganyan. Parang binubuli mo na din yung mga estudyante mo eh. Kasi parang sinasabi mo na kahit anong gawin nyo sa buhay nyo, wala kayong mararating. Wala kayong puwang sa mundo. Baka mamaya may gawing masama yan pag uwi nila sa bahay nila. Sabi ng teacher ko, ganito daw ako. So wala na akong pakailam kasi ganito naman. May mga ganun pangyayari ha. So minsan ingat-ingat tayo sa pagsasalita sa mga menor de edad. Kasi may mga damdamin yung mga yan. Iba yung mga bata pag nagdamdam. Hindi nila alam eh. So feeling nila talagang wala silang kakampi. May mga ganun. Feeling lang, wala akong kakampi. Teacher ko nga, sinabihan ako ng ganito. Di, wala na rin akong pakialam sa buhay ko. May mga ganun dahil. Di ba pwedeng kausapin yung mga estudyante na lang? Ano ba mga problema nila? Ba, kailangan lang talaga nila ng kausap one-on-one? Pero kung hindi na talaga kaya, ma'am, talagang sobrang ano na talaga, hindi mo na sila mapigilan. Yung talagang wala na, hindi na kaya ng powers mo. Principal na lang, magsilabas kayo. Pumunta kayo sa guidance. Sarili nyo, ihatid nyo yung mga sarili nyo dun sa guidance. Bahala kayo. Nakakapagod na kayo. Yung ganon, hindi yung idadown mo pa sila na ganito, bobo ninyo. Ganon ba? Kaya daanin mo sa biro, kunin mo yung loob nila. Mali mo naman, yun lang din ang kailangan nila. Maging close sila sa teacher. May mga nakikita kaya ako mga video na ganyan. Yung mga estudyante, close sa teacher. O, nirarespeto kaya siya ng mga estudyante niya. Close-close sila o. Ganto ganyan, ganyan-ganyan. Minsan nagtitiktok pa sila. Nakikinig sa kanya yung mga estudyante niya. Ewan ko ha, iba-iba tayo ng opinion dahil, pero this is a, base sa narinig ko kay ma'am, ma'am, yung mga sinabi niya, foul sa akin yung talaga. Kung hindi mo nakaya yung ganyang klaseng trabaho at hindi ka talagang, na talagang na-burn out ka sa mga estudyante, find another job. Yung talagang walang stress para sa'yo. Yung talagang hindi ka ma-stress. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Nang mararating sa buhay. Kaya kayo mga estudyante, pag sinabihan kayo nang wala kayong mararating sa buhay, magpursigi kayo. Ipakita nyo. Ako sinabihan ako ng ganyan dati. Hindi man guru ko nagsabi, pero ibang tao nagsabi na wala daw ako mararating sa buhay. Kasi nga hindi daw ako nag-college, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, keme-keme, ganyan. Pero dahil awa naman ng Panginoong Lord, eto na ako, minarating naman ako kahit papano. So, wag nating husgaan ang tao sa kasalukuyan nilang sitwasyon, kahit sino pa yan. Ngayon, may mga kabataan talaga na ganyan, pero wag tayong magsalita ng tapos. Kasi baka mamaya, yung mga sinabihan natin ng masama, ay yung pa yung makakatulong sa atin sa bandang huli. Ganun. Kalma-kalma, ma'am, ha? Ako, naka-live ka pa naman sa TikTok. Basta ako, wala akong kinalaman dyan. Napanood ko lang, ha? Hindi ako chismosa, dahil napanood ko lang sa TikTok yan sila yun. Ma'am, huwag na mag-TikTok ha, habang nagtatrabaho ha. Baka nanonood yung mga taga-TikTok.